Di ba, dumating si Yolanda, up and about kayo bilang gobyerno, yung mga mamamayan nyo, nakikooperate, talaga maayos o, na para maibsan natin ito nangyari kay Yolanda. Sa ibang lugar ho, talaga alam naman nyo, nakikita nyo, nagkagulo ho talaga. At kayo dito sa Ormoc, talaga sa tibay nyo, pangulo ni Mayor, no? Eh talaga naman ho, nakatulong hindi na sa lugar nyo mismo, pero yung mga karating lugar. So kumbaga nakasandal yung ibang mga lugar doon sa nagawa nyo dito sa Ormoc. Kaya ulitin ko, maraming salamat sa inyo ho, nabawasan nyo kailangan gawin ng gobyerno nating nasyonal. Okay. Yung malaki ho talaga ang ginawa sa atin itong Yolanda. Tinataya po halos 900,000 pamilya apektado sa buong Pilipinas. Okay. So mga 4.5 million na Pilipino ang apektado nito. So ang punto, gusto natin na magre-rebuild tayo. Maraming sira ho dito sa inyong city hall, pati yung mga bahay. Gusto natin gumawa na mas mahusay. No? Para pag may dumating, siyempre bagyo ho, parang best friend natin yan. Eh. 20 dumadalaw sa atin taon-taon. No? So kailangan natin pagandaan. Yun po yung risk reduction na parte. So pag ibinilik natin yung mga struktura ng gobyerno at sa ating mga kababayan, lalo sa mga may hindi kayang iayos o kailang tirahan, no? Igawin natin mas maayos. Ngayon, yung pinakita sa atin ng mga problema, tulad nung yung gamot meron pero paubos na, kausap po ng Sekretary Ona, magpapadala ng dagdag, may 8 truck ho ng relief at saka mga tarpaulin na parating itong araw na to. Yung binigay na rin sa atin yung mga pangangailangan, uwi ho kumamayang hapon para mapag-usapan ng kabinete paano natin pupunuin lahat ng pangangailangan. Sa late lang ho kasi, ayoko naman mangako na mahirap. Eh, no? Kailangan pag nagbitaw na sinita, totoo. Dito sa Leyte, parang itong western na Leyte at ang portion, 35,000 na bahay ang pinag-uusapan. Ngayon, yung plano sana, yung weather resistant, kasama na yung lupa, 318,000 pesos ang kakailanganin kada bahay. Okay. Gusto sana ng gobyernong gawin lahat yan, pero doon sa 35,000, sa 318,000 na gastos bawat isa, 11 billion na ho kagad yun. No? Hindi ko naman ako kaya ipangako sa inyo na 11 billion dito sa inyo, 30 billion dyan, 40 billion doon. Dahil yung budget naman o eh, mga 600 billion total, nasa patapos pa tayo ng taon. Maraming ang tumutulong sa ating bansa, 28 ng bansa ang talaga nagpadala ng tulong, nagbigay ng pondo, nagpadala ng tao, equipment, etc. At marami na ho tayo nakausap ng mga pinuno ng kanilang gobyerno, nagtatanong ano pa magagawa nila. So umasa ho tayo, no? Ayusin natin, di ba, yung mga sistema rin natin, tulad ng ginawa nyo dito, mapapabilis natin yung panunumbalik ng mas mabuti o pagdating ng mas mabuti para sa lahat. So pakita lang yung, tuloy lang nyo, yung ehemplong ginawa nyo na ginagaya ng iba na talagang, ba, may bagyo, hindi natin maawat. Pero yung gagawin pagkatapos sa bangon, talagang pinamaalas sa manu nyo yung pagbangon kagad. Eh doon, talagang gumagaan lahat ng kailangan natin gawin. So, hi. So, sana by next week mas konkreto na, no? Ano maaasahan nyo kailan? Yun ang gusto ko ibalik sa inyo. At ito nga, siyempre plano. Inupo natin lahat ng dato. Siyempre, pakainin muna lahat ng nangangailangan pagkain. Gamutin yung may problema. Tapos rehab. Dito, pinag-uusapan na yung bini, seeds. Oh, binanggit ka rin yung poultry. Kumbaga, okay, oh, yung lumalaban na tayo talaga doon. Balik na tayo doon sa pagbabalik ng kabuhayan natin. Yan ang kailangan natin. Mabawasan natin yung kailangan gawin sa relief, magbalik sa, mailipat sa rehab, mas marami tayong marirehab. Tama ba? So, papaalam na muna ako sa inyo. No? Dito, wala naman ako siguro maitutulong na magaling talagang lahat kayo. No? So, wala na ako kailangan punuin. So, ulitin na, no? Meron tayong savings sa mga 16 billion. At makiusap tayo sa Supreme Court, naglabas sa Senado at sa Kongreso, yung PDAF na naka-TRO, baka pwedeng i-release na para idagdag dito sa Yolanda. Baka kamag-anak nyo yung nasa Supreme Court, gusto nyo, sulatan nyo sila. Pero malamang naman, no, pagbibigyan tayo doon, so lalaki yung pondo, pero malaki nga ho talaga ang pinsala. At napakaraming region, no. Siyempre, pag huwag natin kalimutan pagdasal rin, yung libo-libo talaga na namatay dito. Lalo na dito sa, di ba, yung Basay, sa Leyte, ay sa Samar, Tacloban, Tolosa, Tanawan, Palo, Giwan,
Barutak. Dulag. Anyway, huwag natin kalimutan, oh, lahat ng mga kababayan natin doon. Tulungan natin yung mga naiwan po nila. So, maraming salamat po sa inyo ulit, no? Maganda po talaga yung ehemplong ginawa nyo. Dapat purihin kayo lahat at maraming salamat sa inyo.